Kumusta na mga katropa? Welcome back sa ating episode ng Ikima Session. Grabe talaga yung ilo, no? Bigay na bigay talaga. Kasi nga, kagaya nga nung napangako ko, pakunti-kunti, ibabalik tayo doon sa ating the usual na mga mukbang at mga taste test. At bago tayo magsimula, kung di ka pa nakapasubscribe sa channel ko, please do mag-subscribe ka na. I-click mo lang yung subscribe button dun sa baba para yung bell notification na katabi naman ito para notified ka kapag mayroon ako mga bago uploads. At kung mayroon mga social media like Twitter and Facebook, pwede mo kayo follow doon, i-search mo lang GNB221. For this video, ang titikman natin ngayon ay yung bagong product ng Jollibee, which is the Spicy Tuna Pie. Ang alam ko kasi, yung tuna pie talaga nila na regular, lumalabas lang to tuwing Holy Week, di ba? Especially sa mga Catholics, kapag ganitong mga season ng Holy Week, hindi sila kumakain ng mga may pork. Kaya yung mga ibang fast food din, naglalabas din ng mga products na hindi pork saka hindi beef. Pumili din ako ng regular, ito. Yung regular tuna pie o yung original na tuna pie at yung kanilang spicy. So, yan. Kaya pagkukumparahin natin kung ano yung mas masarap, yung original na tuna pie ba o yung spicy tuna pie. Siyempre, hindi natin makakalimutan yung aking bagong tumbler. Diba? I-palate cleanser natin. One more thing, I'm very excited kasi hindi talaga ako may kumain ng mga tuna pies o yung usually na mga dishes na may halong isda. Kaya, let's see. Ito, as always, magiging fair ako sa aking pag-judge. Lahat ito is based lang sa aking malalasahan. Okay, disclaimer lang. Hindi ito sponsored ng Jollibee, okay? Kaya, kung ano man yung lalabas sa akin o yung mga opinion sa masasabi ko is based doon sa aking malalasahan. Or overall, na ma-observe ko doon sa mga products. Una, tignan natin yung kailang mga package. Yan. Again, ito yung original tuna pie. So, ganyan lang siya. Tapos, yung spicy tuna pie. Ayan. Ang nakakatuwa lang dito, baliktaran siya. Ayan, no? Original tuna pie. And, new spicy tuna pie. Kasi may mga nakita ko na kumakain din ito. Original siya, pero ito rin yung gamit. Siguro para baliktaran, para mas tipid sa packaging, di ba? Ayan. Tapos, tingnan natin yung laki. Diba, laki niya? Kapal. Oh. Hindi ka na rin talo para sa 49 pesos. Pareho siya, mapa-regular or spicy. Pareho siyang 45 pesos rather. Tapos, ito yung sa spicy tuna. Yan. Malaki din siya, oh. Diba? So, pagkumparayin natin. Ito yung original, ito yung spicy, kasi yung laki din siya, diba? So, tigad na rin talo dito. Ba't naman natin sa mga kanakang kalagyan? So, tikman muna natin yung original na tuna pie. Pero, kumakain naman ako ng mga tuna, pero hindi na talaga ako mahilig. Ayan, first bite. Tama? Sarap to, sabi nila. Lamig niya talaga. Parang yung face ng jowa mo sa'yo. Ano? Kita niyo ba yan? So, hindi siya makalat kagaya ng apple pie. Sarap. Talaga malalasama talaga yung tuna. Bang, oh. Ako lang ba o feeling ko parang may kasama sa cheese sa loob. Right.
anyways, bago matapos yung video, pagbibigay ako ng aking final thoughts and reaction. So far, satisfied naman ako dun sa tuna pie. Kasi nga, for 45 pesos, malaki na siya. Saka masarap naman. Tingnan natin kung talagang spicy talaga to. Sa unang kagat, hindi ba malalasahan yung spicy niya? Tingnan natin sa pangalawa. Yun. So, nararamdaman ko na yung spicy. Kasi sa mga nakakilala sa akin, hindi talaga balik kumain ng spicy po. Yun, para siya may sili sa loob. Sorry. Ewan ko lang kung kita nyo ha. Pero para siya may maliit na part ng sili sa loob. Nangangangan ako agad. Pagpapabasa na ako. Bago talaga kumain pag mga may ganitong ahang. Last bite. Kaya mo? Okay. Again, dito sponsored video ah. Talaga na curious lang ako kasi nung mibili ako ng pangalian ko, napadaan ako sa Jollibee. Tapos nakita ko to. Yung bago nila. Naka-post doon. Okay mga KaTropa, let's go down to business. Bibigay na ako na aking mga reaction and thoughts dito sa dalawang tuna pies ng Jollibee. Disclaimer lang, lahat ng babagitin ko is based on my personal preference. Ano man yung nalasahan ko, ano man yung mga nabasin ko o na-observe ko sa dalawang pies na to. Yun lang po yung aking masasabi. So, hindi man ako talaga sobrang food critic talaga or sobrang expert. Nagpipiling-pilingan lang talaga ako dito. Magbasa tayo dito sa original tuna pie. So kung ako papipiliin ako, in between sa dalawa, mas magugustuhan ko yung tuna pie. Kasi, again, personal preference, hindi ako mahilig sa mga pagkain. Pero, hindi ko sasabi na hindi ito masarap ha. Ayan. Kung nagkataon lang, ang ako ako ay mahilig ako sa mga spicy. Pipiliin ko rin ito. Pero it so happened, mas gusto ko talaga itong kainin. Kasi, hindi siya mangha. Pero para siya masarap. Ang pinakaiba lang niya, aside sa manghang to, dito, parang may akong nalasahan cheese. Overall, sa presyo, napakamura na, 45 pesos. Tapos, para siya masarap. Nakita niyo naman kung gano'n siya kalaki. So, sulit na sulit yung ibabayad niyo na 45 pesos para sa single order ng tuna pie. Mapa-spicy man or itong original. At kung natakam ka naman dito, pwede kang pumunta sa pinakamalapit na branch ng Jollibee. Yan, di ba kasi meron ng mga store na 24 hours ng Jollibee. Kaya pwede ka pumunta doon, pwede mong tigman yung kanilang bagong spicy tuna pie, saka yung original tuna pie. And so this week concludes for another taste test. If you like this video, don't forget to give me a thumbs up, comment, and subscribe ka na kung di ka pa nakasubscribe. Don't forget yung bell notification para notified ka kapag meron akong mga bagong uploads. At again, kung meron ka mga social media like Twitter and Facebook, pwede mo i-follow doon, i-search mo lang Jamie221. Okay? Kaya kita-kita tayo sa sunod na video. Peace!